morning mga kapilisius. At ngayon ay gagawa tayo ng garlic chili sauce. Ang una natin gagawin is aalisin natin itong mga tampok ng ating pong mga sili. Lagay natin sa isang malinis na lalagyan. So ngayong naalis na natin yung tampok, ating pagputol-putulin at ating pong ilalagay natin sa gagamit tayo ng food processor. So ngayon, hihimayin natin yung ating bawang. Pupukin muna natin yung ating mga bawang. Alisin natin yung pinaka-dunggok, yung itim ng ating bawang. Ito, alisin natin. So, meron tayong fresh na red chili. Ito ay frozen. So, itatry natin itong ating red chili. So, alisin lang natin yung tampok ng ating mga sili. So, ingat lang po tayo sa ating mga mata. Baka maikuskus ninyo ang inyong kamay. Kaya kailangan magsasabon tayo ng kamay natin. So, dahil frozen po yung ating chili, red chili, ay ating pong pupunasan para maalis yung tubig. Kahapon ko pa ito dinifrost. And then, hindi na natin ilalagay sa food processor kasi masyado siyang mag-grind. So, atin na lang tatadtarin. So, kailangan tuyuin muna natin. So, ang gagawin ko, dito ko na gagayatin para yung tubig maikit dito sa ating paper towel. So, ginawa ko, tinadtad ko na dito. Then, lalagay natin sa food processor para mapino natin ang bawang natin. Lagyan natin ng kapit. So, ganun din ang gagawin natin dito sa dry red chili. Iga-grind din natin. Sa malinis na lalagyan. So, proceed naman tayo dito sa pagluluto ng ating gagawing garlic chili sauce. I-on na natin yung flame. And then, maglalagay na tayo ng oil.
Then, paiinitin natin. At gagamit tayo ng ating annatto seed. Meron tayo ditong annatto seed. Para maging maganda ang kulay ng ating chili sauce. So, habang nagpapainit tayo ng ating oil, ihanda natin yung paglalagyan at sasalain natin para maalis yung annatto seed ng ating lulutuin. So, makikita naman ninyo mamaya kung paano natin ito gagawin. So, mainit na yung ating oil. Ilagay na natin ang ating annatto seed. Two tablespoons ang ating kailangan. So, lumalabas na ang kulay ng ating annatto seed. So, lutuin lang natin mabuti para magtagal ang ating garlic chili sauce. So, ngayon, sasalain na natin para maalis natin yung annatto seed. Ilagay ulit natin sa ating pinaglutuan yung ating oil. So, i-on natin yung ating flame. Sa medium heat lang ang ating kailangan na init sa pagluluto ng itong ating garlic chili sauce. So, ilalagay na natin yung ating garlic. So, ilalagay na natin yung ating chili na tinagtad. So, ingat po tayo sa kamay. Kailangan maghugas. Haluin muna natin. So, hayaan natin kumulo. So, pakukuloy natin sa mahinang apoy para hindi madaling masisira ang ating pong garlic chili sauce. So, huwag naman po nating susunugin para hindi pumait ang ating garlic. So, habang kumukulo sa mahinang apoy, ilalagay naman natin yung ating dry chili. Naman tayo ng ating salt para magkaroon ng lasa. Ayan o, ang ganda na ng ating garlic chili sauce. So, kalahating oras po na natin ito lulutuin para hindi po madaling mapanis at masira ang ating garlic chili sauce. Yun naman ay mahinang apoy lang ang ating kailangan sa pagluluto ng ating garlic chili sauce. So, after 30 minutes, ready na yung ating garlic chili sauce. And then, lalagay lang po natin sa malinis na lalagyan. So, ito na ang ating chili garlic sauce or garlic chili sauce. So, madali pong gumawa ng ating recipe na garlic chili sauce. So, thanks for watching and see you next time. Bye-bye!